That's for nausea, take it. Smiling, I took it. Pinanood naman niya ako at seryoso pa siya habang nagmamasin. You are a doctor and you won't bring medicine around. First time mo pala, di ka malang nagdala ng gamot. 20, I said at tinaasan niya ako ng kilay. 20 words ang sinabi mo. Wow, I am proud of you. Nagsalubong ang kilay niya at binato at may iniabot sa tabi. Nagulat ako pero nasaludin na ibato ni Jericho sa akin ang neck pillow niya. Anong gagawin ko rito? Sleep and shut up, you're annoying, he said. Sumandal at pumikit. Buwaba ang tingin ko sa kulay itim niyang neck pillow at naamoy kaagad ang pabango niya roon. Halos mahampas ko siya sa kilig. What a lucky day, Francesca, right? May crush ka na nga, pinansin ka pa. What a lucky girl. Naku nanay at maghanda ka. Baka pag uwi mo eh, mamamanhi ka na tong si Jericho. Kunwari masungit pero crush na rin pala ako, I said before putting the pillow on my neck. Crush mo ako, Jericho? Sabihin mo agad na ma-check natin ang requirements. Shut up, he said, still with his closed eyes. Paano ako mag-shut up eh kinikilig ako? I ask. Ikaw kasing yelo ka, masyadong pa-fall. One more word and I'll kick you out of the seat, he answered coldly. Ganun pa rin kahit namilog ang mata ko. Thanks, Pogi. Sagot ko bago mabalis siyang ninakawan ng halik sa pisngi, sabay sandal at bigit. The... he said kahit natatawa na ako. You have the guts, huh, woman? Are we close? Tulog na si Cheska. I said and he cursed. Napapikit ako nang mariin ang pitikin niyang noo ko. What an annoying day, he sighed. Sa lahat ng matatabihan, yung may saltik pa? Ay, madaldal na siya. I opened my eyes. Proud niyan panigurado si mommy. He glared at me kaya unti-unti akong lumubog sa upuan at tinakip ang suit niya sa mukha ko. Halos magliwanag ang mata ko pagkarating ko ng ibang bansa. Unang tapa ko palang palabas, hindi na mawala ang ngisi ko at nilabas ng phone ko para kumuha ng litrato. Dr. Falcon, I heard a voice at nang sumulyap ako, nakita ko may lalaki na dong tumatawag kay Jericho. Tumango siya sa lalaki, his eyes bore into me, kaya ngumiti ako, tumango at wala siyang salitang namulsa. Naglakad patungo sa mga tumatawag sa kanya. Nang tawagin kami ng director namin, nagtungo ako roon. Pinasakay kami sa isang bus doon at habang nasa biyahe tuwang-tuwa ako kahit walang katabi. Hi, pwedeng maupo? From the view, I moved my gaze beside me and saw a woman smiling. Hi, sure. Sagot ko at nangangiti siyang naupo sa tabi ko. Sorry kung papansin ha. Napansin ko kasi wala kang katabi kaya tatabi ako. Wala rin kasi ako eh. I saw her brown eyes smiled. I'm Febby. I'm a nurse. You are? Cheska na lang. I'm a doctor. Sagot ko at nilahad ng kamay at mukhang naaamay siyang tinanggap ang kamay ko. Wow, mukha ka pang bata para maging doktor. Uy, grabe. Babyface nang. Miss, hindi naman siguro tayo magkalayo ng edad, panigurado. I'm just 28. 27, she smiled. Parehas pala tayo, ang galing. Can we be friends? Sure, why not? I smiled. Convention din, parehas ba tayo? Tanong ko at napaisip siyang saglit. Medical convention siya, so I think parehas ng venue. Pero kasi ang alam ko, ibang hall namin from doctors like you. Iba ata yung sa nurses at sa ibang health workers. Pariwanag niya kaya't bumilog ang bibig ko. Kausap ko si Febby habang nasa biyahe. Nga lang nakakalungkot dahil pagdating sa hotel, kailangan namin maghiwalay dahil sa ibang hall sila. Sinabi sa amin ng director ang oras ng meeting time namin para sa first part ng convention. Isang oras ang pahinga namin para makapag-ayos pa muna bago pumunta sa event. Binigyan din kami ng mga rooms at mga ID. Dumiretso ako sa kwarto ko at tuwang-tuwa na makitang malaki yon at maganda ang view. Kaagad akong tumakbo sa may terrace at sinalubong ang sariwang hangin. Kumuha ako ng mga litrato doon bago naupo sa kama. Sinendyon kinananay para ipaalam sa kanila na nandito na ako. Naligo ako saglit at nag-ayos para fresh. Sinuot ko ang simple kong kulay pink na dress at flat sandals. Nilugay ang buhok at naglagay ng tint para magkakulay kahit papaano ang mukha. Habang nakatitig sa salamin, nakita kong gray suit at neck pillow ni Jericho sa kama ko, kaya mas napangiti ako. Magkakadahilan pa ako ulit para makita siya. Bumaba rin ako pagkatapos. Isinusuot ang ID. Nakita ko si Naikang naroon na sa reception at nagtitipon-tipon kaya lumapit ako. Nakakatawa ano? Na nandito tayo kasi deserve natin? I heard her saying. Kaso nga lang may mga masama kasi sip-sip. Nang umpisa pang maglandi ang doktor kagaya yung sa university. I know it was me na pinaparinggan nila pero
Hindi ko sila nilingon or pinansin man lamang. Nanatili ako nakatungo, kakatitig sa phone at nagme-message kina nanay. Nang sumulyap ako, nakita kong iritado si Ika dahil wala akong pakialam. Kaya't napailing na lang ko at lumapit sa director namin ang tawagin ako. I was tasked to lead the team kaya nakakatuwa at nakakababa at the same time. Sumakay muli kami sa bus para pumunta sa mismong venue at may mga guide na nakausap ako at sinabi sa amin ang hall kung saan kami. It was a large one. May stage doon at projector. May mga table ng buffet para sa break sa gilid at may mga upuan sa gitna. I saw doctors and professionals wearing their white coats kaya napangiti ako at excited na sinuot ng white coat ko para makihalo sa kanila. Grabe nanay at tatay, nandito ako sa Amerika, nagko-convention, kasama ang mga doktor at magagaling na professionals dito. Ang swerte ko naman. Sa may gitna nakapwesto yung team namin kaya dinala ko roon ang mga kasama namin. We're 11 in our group, kasama na ako. Hello guys, dito raw ang pwesto natin. Start ang convention within 15 minutes. Ngiti ko. Salamat Cheska. Pasalamat sa akin ng iba, pero na lang, kinaika na mukhang kinain ng samang loob, kaya nagkibit-balikat na lang ako. Hate? Naku, nakakapangit yan. Is this the group from San Isidro Medical Hospital? A handsome man called my attention kaya't sumulap ako sa kanya. Nakasuot siya ng baby blue dress, shirt at white coat, nakangiti sa akin. Yes, I answered. Oh, I see. I heard lot of praises from the doctors in your province. Mahuhusay. Salamat, Doc. I said casually and he nodded and offered me his hand. I'm so sorry, that's so rude of me. I am Dr. Caster Cruz, cardiologist. Isa ako sa host ng convention. Nanlaki ang mata ko at agad tinanggap ang kanyang kamay. Nice to meet you, Doc. It is such an honor. You can call me Cheska and these are my co-doctors. Baling ko sa mga kasama kong umiti sa kanya. Nice meeting you all. I'm looking forward to getting to know you. Aniya bago bumaling sa likod. Oh, sorry. I forgot to introduce my friend. Behind him, I saw Jericho walking. Nakapamulsa at may suot na eyeglasses. He is also wearing a black dress shirt and doctor's white coat. Kaya umawang ang labi ko at manlaki na ang ngiti. Our eyes met. I smiled at me cutely at tinaasan niya ako ng kilay. Tumabi si Dr. Caster doon. This is Dr. Jean Jericho Falcon. He's an OB-gynecologist. He introduced at kahit gulantang ako kanina, halos lumuwa ang mata ko. Habang nakatitig kay Jericho at sinalubong ang tiyan nito. Walang sinasabi pero amused ang mata. Hi, Doc. Bati nila Ika and Jericho, just nodded. The side of his lips lifted briefly pero kagad na wala. Wala man lang sinabi. Anyway, nice meeting everyone. Balikan namin kay mamaya, Dr. Cruz said. Una na muna kami, Cheska. Baling niya sa akin kaya ngumiti ako. Yes, Doc. I said at gumiti rin siya pero napamura nang basta na lang siyang itinulak ni Jericho paalis kaya halos matapilok ang huli. The man? He hissed at Jericho who just tilted his head. Faster, marami ka pang kakausapin. He said nonchalantly. At napapakamot na umalis si Dr. Cruz. Nakita ko ang pagbaling sa pwesto ni Jericho kaya inangat ko ng maliit ang kamay ko para kumaway at kumunot lamang ang noo niya. Walang imek na namulsa at umalis. Di rin nagtagal at nagsimula ng program. It was Dr. Caster who started it. Si Jericho nakaliko lang sa gilid ng stage at nakapumulsa kaya't doon ako nakatitig. Nanonood sa halip na sa entablado. After a few introduction, they started the talk and then asked us about our knowledge in saving people's lives. And then they asked us to choose partners from our group at paglingon ko ay nakita kong meron na sila kaya napalabi ako. I'll just watch. 11 nga pala kami. I felt the presence beside me. Hindi ko na sana nilingonin pero naaamoy ko ang pabila ng perfume kaya't sumulyap ako at nanlaki ang mata na makita ko sino. Jericho, I called. Papartneran mo ko? I asked happily and he shook his head. Nakapamulsa pa rin. No, he answered. Then, anong ginagawa mo rito? Wala masama bang tumayo? He asked. Nakatingin pa rin sa nagsasalita sa harapan, kaya ngumuso ko at mas lumapit. Partners na tayo, sige na, I whispered. Lahat sila may partner, ako wala? Hindi ka ba naaawa sa akin? No, he answered kaya mas suminghap pa ako. Napakasungit nga naman talaga. I sighed exasperatedly. Damot? Hindi si Jericho umimik. Napairap ako sa hangin at iniikot ang tingin. Hanap na nga lang akong partner? I said in a low voice. Uy, wala atang partner si Dr. Cruz. I said, humakbang ako paalis pero nahawakan ni Jericho ang siko ko. Why are you going?
He asked me coldly. Nahanap ng partner, I answered. Si Doc walang partner kaya. Do you know how to do Heimlich? He asked. Cutting me off, getnap ako na pakot, bahagyang tumango. Pero bigla rin akong umiling. Not really, bakit? I lied. Of course I know Heimlich. I'm a doctor. Nga lang di ko pa nasubukan sa tao. Demo raw ng Heimlich, he said. My partner. Ah, kaya nga ako hanap ng partner eh. I explained pero kumunot ang noon niya. I don't have one, he said, kaya tumango ako. Ako rin, I answered at tumikim siya. He said and clicked his eyes. Let's partner. I don't have a choice. Magkalapit pa rin naman tayo eh. Hindi ko alam kung matatawa ako o ano. I bumped him playfully at mas tumalim ang tingin niya kaya natawa ako. Oo na, tayo na. Choosy pero gusto ko rin, aayaw-ayaw pa. As if I have a choice, he said kaya mas gumisi ako. Pero paano ba yung Heimlich? Paturo naman no. Raise your hand a bit, Cheska. He said in a low voice kaya't napalunok ako at naramdaman ko. Ang pagdikit ng dibdib niya sa likod ko at pag-ikot ng kamay niya sa tiyan ko. Paano yung kamay, Jericho? Malambing kong tanong. Ang galing nga namang umarte ni Francesca, pang Best Actress Awardee. Look here, he said. His breath touched my cheek at nag-init ang pisngi ko. This is what you do if you see someone choking. You put your fist in here, just above your navel. He pointed my navel kaya napastomakin akong bigla at baka may bilbil. Why did you stop breathing? He asked. Kasi may bilbil, nakakahiya. I answered and I am positive, he smiled. Pero tumikim at mas umayos. You should grasp your fist with your other hand, he said and I watched him do it. And you would bend the patient over. He slowly pushed me kaya medyo nagbend ako. And you'll push your fist inward. He then gently did it. And upward, get it? Ah, ganun pala. Gumiti akong kinikilig. Ang galing mo namang teacher, Doc, I said ignoring the fluttering feeling inside me. Did you get it? Grabe naman pala ikaw, Doc Falcon. What? He asked coldly. Nasa tiyan ko pa rin ang kamay niya kagaya ng peso kanina. Sabi ko, turuan lang mag-Heimlich. Hindi ko naman sinabing turuan mo ako magmahal. I said playfully and I felt him stiffen behind me. At tatawa na sana ako pero dumiin ang kamay niyang nakalagay sa tiyan ko. Kaya't napaubo ako ng malakas. I went out of my room the next day, smiling. Wala akong hiya kahapon. Pakiramdam ko nga nakalaklak ako na isang boteng Enervon sa sobrang energetic kakaasar kay Jericho sa seminar. Pagkatapos ng kalokohan ko sa Heimlich, nadiin niyang pagpo sa tiyan ko kaya't lumakas ang ubo ko at napatingin ng mga tao sa amin. Doon na ako nahiya. Nagsabi na lang ako na kung pwedeng magpa-excuse, masama ang pakiramdam ko. Pinayagan naman kaya mabilis ako nakasalisi. Medyo nakakahiya. Naalala ko pa nga kagabi, kumukulo ng tiyan ko dahil sa gutom na sumapit ang gabi. Pero good thing may kumatok sa room service sa kwarto ko. Free meal daw galing sa management kaya't sulit na sulit. May karne pa yun at salad. Bongga ng management. Busog-lusog ang Francesca na to. May hiya ako kagabi pero nung pagkagising wala na ulit. Inayos ko ang damit ko at formal kong strawberry pink dress at flat sandals. Nilugay ang buhok. Inayos ang bangs para maganda na ulit. Naglakad ako papalapit sa elevator para pumunta sa lobby para sa breakfast at napangiti na makita ang director namin doon kasama ang ibang mga professors. Hello, Doc. Doktora, good morning po. I greeted with a smile. Oh, Cheska. One of my favorite mentor and senior smiled. Ang fresh mo, Iha, ah. Kamusta ka na? Masama ang pakiramdam mo kahapon, di ba? Ayos ka na ba? Opo, doktora. Ngiti ko. Medyo naninibago lang po siguro ako sa flight kaya ganon. Oo nga pala, nakalimutan ko. Ano bang kinain mo kagabi? Hindi ka ata bumaba ng dinner? Sayang, buffet pa naman. Ani, Doc, isa rin sa senior ko. Ah, ayos lang po. I chuckled. May pinadala naman pang management na masarap na dinner kagabi. Social po pala rito, ano? Karne po tapos mamahaling salad ata yon, yung madam mo. Bigla silang tumawa. Ngumiti rin ako at natawa. Oh, it's Caesar salad, I guess. She smiled gently. Parang ganun nga po, I said. Masarap po. Bet ko, first time ko makatikim. Akala ko nung una hindi masyado kasi puro dahon pero masarap pala. Mamaya sa agan sa iba masarap din ang pagkain. Kumain ka ng marami. Para palagi kang may energy, Cheska. Nagkatawanan kami roon. Pero talaga ba may pa-free foods ang hotel? Ani Dr. Ruiz kaya't sabay kaming napatingin sa kanya. Opo, kagabi, sagot ko.
May kumatok pong crew for management daw po. Oh, I see. He nodded looking confused. Si Dr. Di mag-iba kasi kagabi hindi rin nag-dinner sa ibaba tapos ng pagbalik ko. Nagre-reklamo, nagugutom at walang pagkain. Kaya lumabas kami para makakain siya. Natigilan ako ron at napaisip. Baka naman nakaligtaan. Itanong natin mamaya sa reception. Tara na, Cheska. She smiled gently. Salamat, Doktora. Tara na po. I said before guiding her inside the elevator. Di ko first time sa hotel pero kung may free food sa room service pa, mukhang 5-star hotel yun kagabi. Pero anyway, I shrugged it off. Sabay-sabay kaming lumabas ng elevator at kagad nang sinaika na mukhang kalalabas lang din sa kabila. Sinamahan ko sila papuntang reception at nagtanong si Doc Luis about sa free food service kagabi kagaya ng sa akin kaya nagulat kami sa sagot. My apologies, Doc. We did not send food service for the guest last night as long as I remembered. Oh, eh bakit po kayo mayroon sa akin? I asked Doktora. Baka mayroong may car sa'yo, Francesca? Malamang. Naku, at hayaan mong manligaw ko sino yan. Matagal na wala ka pa rin boyfriend. He teased kaya ngumiti ako at nakisabay sa pang-aasar. Hi, sir. Can I ask regarding the food service last night? I heard you did not serve for the guest last night, so I was just wondering. You just received food last night, ma'am? He asked with a smile and nodded. Can I ask for the room number? Room 409B? I said and he nodded, typed something on it and glanced at me. We have no records for that one. Can you wait here, ma'am? I'll ask our kitchen staff. I nodded and waited for him. Nilibot kong mata sa malaki at ang grandeng hotel at napangiti. Ang ganda-ganda talaga. Nako at mag-iipon ako para madala ko rito sa nanay at tatay. Tiyak matutuwa yun. Excuse me, ma'am. I was informed we had one last night requested by a guest for you. Can I know who it is? I asked. I just have to say thank you. Dr. Dean Falcon, ma'am. He said and imagined how my eyes widened. Weh, talagang talaga ba? I almost covered my mouth in shock. Pardon, ma'am? His forehead creased kaya alala ko nasa Amerika nga pala ako at English is spoken in dollars sa mga tao. Oh, my apologies, I chuckled. I mean, is it really him? Yes, ma'am. Dr. Jericho requested the meal to be delivered to your room. He said kaya nung umalis ako para kung sumasayaw sa hangin. Hawak-hawak kong palda ng dress ko, halos mapakanta pa, habang naglalakad patungo sa may kainan doon. Dati talaga, sa sarili ko lang at kina nanay sinasabing feeling ko, sobrang ganda ko pero ngayon hindi na feeling. Sobrang ganda talaga. Na-imagine kong biglang mahabang buhok ko na pang Rapunzel habang naglalakad sa dibdibang lupa ng San Isidro. Francesca, ikaw na. Ikaw na talaga, girl. Pagkapasok ko pa lang, diretso na ako sa mga pagkain. Hawak-hawak ang plato, inikot ang buffet table para sa ulam at salad na damo. Di ako kumuha ng kanin para makadami. Bilin kasi sa amin ni nanay. Well, ganito talaga sa probinsya. Kapag may piyesta o birthday, papakipakin mong ulam para matikman lahat. Di naman everyday may lechon na, no? Pagkatapos makuha ang gusto ko, nilibot ko ang tingin. Nakita ang seniors naming mentor sa isang table. Sina Ika, nagtipon-tipon din, walang maupuan kahit naglakad ako para makiupo. Pero na makita nila ako, basta na lang pinatungan ng bagang upuan kaya tatigilan ako. Pwede kaya sa kwarto na lang kumain? OMG, Cheska! Oh, Febby! I said happily. Good morning, dito ka pala? Oo, dito ako nakakain kasi nandito ang loves ko. Aniya, kaya tatawa ako roon. Talaga? Sino yan, ha? Makikita mo, tara. Wala ka bang upuan? Sama ka na sa akin. She said happily. Inagaw ng hawak kong tray kaya nakangiting sumama ako sa kanya. Nakakatuwa talaga ang mga taong bago mo lang kakilala ay ganito kabait. Nakakataba ng puso. Lumabas kami at doon ko natanto. May tables doon. Habang naglalakad nakita kong pamilya ng lalaki kaya't nakagat ko ang labi ko. Ayun o, my loves ko. Febby whispered kaya't nanlaki ang mata ko at nilingon siya. What? Sino? Tanong ko. Nagpapanik pero nung tinuro ko siya, nanlaki ang mata ko at nilingon siya. Si Dr. Caster sa kaharap ng baby. My love so sweet ko ay napahugot ako ng hininga. Hi, akala ko. OMG, crush mo si Yelo? She asked. Si Jericho? Well, oo, secret lang. I said kaya ngumisi siya at binangga ang balakang ko. Don't worry, kay Caster lang tayo gigiling. She said kaya't napatawa ko. Saka di ko bet yan si Doc Falcon ha, hindi nagsasalita eh. Iceman? Talaga ba? Masungit din sa inyo? I ask at nakangising tumango siya. Oo, sinabi mo pa. Hindi yan umiimik kahit mga kaibigan niya.
Yang si na Caster madalang magsalita. Tititig lang siya ng malamig tapos bubusangot. Huwag ka magsiselos ha, pero muntik ko na siyang maging crush. Oh, ano nangyari? I ask. Eh, nung bago pa lang ako sa ospital tapos yun, sarawian ko siyang gwapo pero alam mo ano nangyari? Tiningnan niya lang ako tapos biglang namulsa. Nalagpasan ako parang hanging amihan kaya yun, turn off. Cool kaya? I said at gumiwi siya. Hindi kaya, taong yelo yan pero sa bagay, magkaiba tayo ng bet pero okay lang. Basta sa'yo si Dr. Falcon tapos akin loves ko. Walang agawan ng crush ha? Okay, game. I said at para kaming talang nagtatawanan habang papalapit. I saw how Dr. Cruz's eyes brightened when he saw us. Kumaway ka agad siya sa pwesto ko kaya ngumiti ako. Oh, Dr. Cheska. He greeted kaya kumaway ako. Madaya ka? Paano naman ako? Hi ka rin naman sa akin. Ani Febby sa kanya pero tumikim ito kaagad at tumingin sa akin. Kung kaya napasipa si Febby. While me, I am focused sa aking Jericho na hindi malang lumingon. He is wearing a dark green dress shirt and slacks. Magulong buhok habang nakatitig sa kape. May AirPods sa tenga. Itulak mo ako kunwari ah. I told Febby kaya't gumisi siya at tumango. Nang ilapag niyang tray ko sa table, kinindatan niya ako at biglang tinulak pa upo. Kaya't sumingap ako nang bumunga sa balikat na Jericho. Ay! I said pretending to be shocked. Sorry, natulak lang. I saw him remove his AirPod. Nakasimangot niya ako nilingon kaya't nagpisain ako. Sorry, good morning. Sana masarap ang tulog mo and hi, Jericho. I greeted and waved my hand at him and his brow raised. Pumirmi ang labi niya habang nakatitig sa mukha ko. He scoffed and then looked away kaya't narinig kong tawa ni Caster sa harapan. Come on, man. Loosen up. Nag-ha-hype nga si Dr. Cheska, oh. Huwag mo nang sungitan. Dr. Caster told him pero natahimik naman sila. Eh kahit sa airport, ganyan yan. I said at tatatawang tumango ito. Caster na lang, doktora. He smiled looking brighter. May pagka-istritong mukha niya pero hindi sa ganun. Medyo mas palangiti kumpara dito kay Jericho. Cheska na lang din. I said and he nodded. Okay, Cheska. Nice meeting you again. He smiled and offered his hand at me. Close mo pa talaga tong si Jericho? The ice man. I laughed. Lifted my hand to accept his handshake nang biglang may menu na humarang sa kamay naming dalawa. Sabay kaming natigiran ni Caster. Sabay na napalingon kay Jericho na nakaangat ang kamay sa ere. Hawak ang menu. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.